sa aking musical plate vlog. Gusto ko lang ipakita sa inyo sa akin ang gusto kong ipakita sa inyo yung aking isang old school na module na gagamitin ko this ngayon, this Saturday and Sunday sa gig at saka sa rehearsal ko dun sa isang project group ko, guys. Ito po ang SC SC88 Pro sound canvas ng Roland, guys. Okay, ngayon medyo malaki-laki na ang kanyang pagod dahil ilang beses na siya nagagamit sa mga gig, so time para nasin siya at pinisan, no, guys, no. So gusto ko lang kayong bigyan ng quick review, no, hindi sa technicalities, hindi sa kung gano'n siya ka-effective sa sabi ng musulit. So kaya siyempre Roland to, kaya maganda ang tanaw, pero I think mas marami pa tong magagawa pag nakabisado ko siya ng todo, kaya ako siya masyadong ginagamit ngayon para ma-memorize ko siya at matropa ko siya, maramdaman ko siya na nagagamit ko siya, na makama ko siya, kasi medyo nahihirapan pa yun ako sa kanya, no. Although napakaganda ng tunog niya, siyempre Roland yung SC88 Pro Roland, old school siya, hindi nga lang medyo nahihirap siya ganito sa totoo lang. Siguro dahil nga nasanay ako sa cord na module, kaya medyo nahihirapan ako sa kanya. Ito lang naman, pero isang module ko na ano, meron pa ibang module pa rin ako sana. Yan, so ang mga output niya ay ganito pa, RCA, kaya medyo nahihirap. May mga konting issue to, pero guys, ang maganda dito sa Roland na to, no, ay siyempre ang tunog niya. Marami siyang features. Ngayon, update ko na lang kayo pag marami ako nagawa mga bagong tunog dito. Tulad dito sa X5. Actually, hindi pa ako nakapagawa ng mga bagong vlog sa X5. Para makatulong sa mga hapa natin. So, ngayon guys, kung may mga ganito kayong klase ng module, wag na huwag bibitawan, because halimaw yung mga itong klase ng brain ng ayun, Roland dyan, SC88. Guys, binigay lang sa akin to, kaya tuwan-tuwa ako at napagkalooban ako ng ganitong klase ng module. Okay, so pinapartner ko to sa Yamaha controller ko, sa entry level ko na Casio at saka Yamaha na keyboard. Pero kung yung sinilagay sa ibang synth ko, pero hindi ko na sila nagamit kasi hindi kailangan. So independently, ang gamit ko nito is for effects, additional sounds. Kasi guys, nasanay po talaga ako na laging dalawa, tatlo keyboard, kasi nung tumugtog ako bilang keyboard player, nung nagpiano ako, laging gamit ko dalawang keyboard. Kaya nasanay talaga ako, ngayon lang talaga, kailan ako tumanda, isa lang yung gamit ng keyboard. So, hirap na hirap ako. Kasi noon, yung mga banda noon, kung maaga kayo lumabas, ganun kasi ako makaaga lumabas. Kung naging keyboardista ka sa mga variety, iba ang function ng pianist keyboard player sa banda, no? Hindi ka tulad ngayon sa mga event ngayon, nakaka hindi ko naman sinasabing madali, kaya lang kung ano yung ginagawa ng bass, yung ginagawa mo, pero yung panahon namin nung nagbabata, iba talaga yung function ng keyboard player, may sarili kang takbo. Dahil nga sa mga event ngayon, naging parang ano na eh, ginawa ng, kung ano yung ginagawa ng guitarista, ginagawa ng keyboard, ginagawa ng bass, kung walang bahista, keyboard gagawa, gamit din sa gitara. So, nawala na yung sense nung full band. Anyway, pwede naman ibalik. Kaya ako hanggang ngayon, yung kultura na gano'n na kinilakihan ko, ginagawa ko pa rin. Hanggat kaya ko mag-dito ng gamit. Kaya nga, I'm using yung mga modules para may mas magkaan ng trabaho. I'm using yung mga entry level na keyboard para mas magkaan ng dito. At also, kung mas, kung, siyempre, kung
ang baba naman ang budget ngayon, kaya hindi mo kailangan maglaro talaga ng magagandang keyboard. So, kailangan mo lang talaga ng maayos na setup. Okay? Ito guys, ito tayo. Ang aking SC Pro. Dito na lang tayo.